Hi guys! Welcome back to my channel. Ako si Rosel, ang Hardinera. So ngayon guys, andito nga tayo sa greenhouse ko kasi may gusto akong itry na ginagamit nga nila as fertilizer. Dati ko na kasi nagamit talaga siya guys kasi last year bago pa mag-pandemic is nag-trending na talaga siya sa group namin ng CNS o ng Cactus and Succulent. So, pero hindi ko siya itinuloy kasi parang hindi ako nagandahan sa kanya o baka mali lang yung formulation ng paggamit ko. Kaya itinigil ko siya. So, talaga nag-trending siya sa group namin. Halos sa supermarket, nagkakaubusan nga nito. Kasi binibili nila halos lahat. Ayan. So, nag-trending nga siya. Gusto nilang itry. Kaya nakitry na din ako last year. So, binuklat ko kasi yung aking lagayan ng mga fertilizer. So, nakita ko nga itong MSG o Ajinomoto dun sa lagayan ko. Ayan. Kaya medyo luma na siya, guys. So, tinignan ko kung may expiration date siya. Wala siyang expiration date. Kaya sabi ko, gamitin ko nga muna to dun sa mga plants ko na ang bagal talaga ng paglaki, ang bagal ng development ng kanilang pagganda. So, hindi ko talaga sila mapaganda, hindi ko sila mapalaki ng ayos. So, try kong gamitin nga tong MSG kung mag-work ba sa kanila. So, may napanood kasi akong isang video ng isang vlogger. So, gayahin ko yung formulation niya. At titingnan ko kung gaganda talaga yung mga plants na nahihirapan akong pagandahin. So, ayan. Tapos, bibigyan ko kayo ng update after a month. Kasi twice a month niyang ginagamit ito sa mga plants niya. Kaya twice kong gagamitin sa plants ko na gusto kong mapaganda. So, hindi ko muna lalagyan ng ibang fertilizer yung plants na gagamitan ko nito, guys. Kasi ang gusto ko is matry talaga siya kung effective talaga nga siya sa plants at kung safe siya sa plants. So, ayan guys. So, sa napanood kong video, ang formulation niya is 11 grams nitong Ajinomoto sa 1 liter ng tubig. So, itatry ko din yon. So, meron ako ditong isang balde o 16 liters ng tubig. Kaya, nasa 176 grams ang magagamit ko. So, medyo natatakot akong gamitin ng 176 grams. Parang sobrang dami nun. So, kalahati na lang ng 250. So, 125 grams ang ilalagay ko sa 16 liters ng tubig. So, yun muna ang itatry ko guys. Kasi medyo natatakot ako sa 176 grams. So, yun muna. So, tara na guys, mag-start na ako. Ihahalo ko na to sa tubig na inihanda ko nga kanina pa. So, kung may chlorine ng tubig nyo guys, palipasin nyo muna ang at least 15 minutes o mas maganda overnight bago nyo ihalo ang MSG. Para yung chlorine niya is ma-evaporate na. So, yan. So, tara na guys, try ko na to. So, yan guys, yun nga yung inihanda kong tubig sa kanya. Bali, yung laman ng balde ko is 16 liters. So, kung makikita nyo, dito sa kaliwa is may kiluhan ako para alam ko kung 125 grams na yung nailalagay ko. Kaya, kumuha ako ng kiluhan. So, ilalagay ko na tong MSG o Ajinomoto dito sa balde. So, on ko lang to para alam ko kung ilan na yung nailalagay ko. So, ilalagay ko lang muna siya ng konti-konti kasi baka lumabis yung lagay ko. So, yan. So, 125 grams guys ha, ang ilalagay ko dito sa isang balde o 16 liters of water. So, yan 122 lumabis pa ng ano? 3 grams ang nailagay ko. So, bali, hindi pumatak na 125 grams, guys, ang nailagay ko. So, bali, 128 grams siya. So, yan, guys, ito na nga yung nalagyan ko ng MSG, itong tubig ng balde. So, hahaluin ko lang siyang mabuti. Ayan, make sure lang na walang buo-buong MSG dito sa tubig bago nyo idilig. Siguraduhin nyo, natunaw-natunaw yung MSG bago nyo siya idilig para sure na nailagay nyo siya ng tama. So, ayan guys. So, guys, pag magdidilig nga pala kayo nito is sa hapon ha guys para hindi naman masunog ang kanyang ang mga plants nyo, hindi masunog ang mga dahon. Ayan, make sure na sa hapon nyo gawin. Kasi parang natatandaan ko, umaga ko siya ginawa dati. Ayan, dun sa rooftop pa ha, na halaman ko. Baka kaya hindi siya umipekto. Pero, tingnan din natin.
So ngayon kasi is pahapon na, kung makikita nyo nga, medyo madilim-dilim na dito sa aking greenhouse kasi pag hindi ako nagkakamali, ma'am, nasa 5:30 na kasi ngayon ng hapon. So ayan, tunaw na nga yung MSG. So ididilig ko na siya, guys, dun sa mga napili ko na halaman na paggagamitan ko sa kanya. At saka sa isang puno ng dragon fruit ko, itatry ko din siya. Kasi meron akong isang puno ng dragon fruit na medyo talaga may kabagalan ang paglago niya. At saka prone na prone siya sa disease. Ayan, sa raspungus, talagang pabalik-balik. Ginagamot ko na siya lagi, pero pabalik-balik talaga yung disease niya. Medyo mahina siya sa disease. So ayan, tatry ko din siya doon sa dragon fruit ko. So guys, ito nga yung napili kong halaman. Nagamitan ko ng MSG kasi hindi ko talaga sila mapaganda-ganda, guys. Nagamitan ko na sila ng iba't ibang klaseng fertilizer pero hindi ko pa rin sila mapaganda. Kung makikita nyo nga, itong aking mga butterfly plant o kung makikita nyo ang papandak nila, ang mamalnourish nila. Ayan, ito sobrang malnourish. Ayan, tsaka ito. Ang malnourish nila, ayaw nilang gumanda. Ayan, ito yung green, ito yung purple. So, gusto ko kasi sila na maging mayabong at saka dumami ang bulaklak. Kasi ang ganda nila pag mayabong na nagbabiolet talaga sila. Sobrang violet ng dahon nila. Tapos ang yabong, sobrang ganda nilang pagmasdan. Kaya, itatry ko sa kanila ang MSG at baka MSG ang solution sa kanila. So, ito at saka itong isang cactus ko, ayan, kung makikita nyo, medyo naninilaw na yung mga leaves niya. So, hindi ko din siya mapaganda. Na-try ko na din ang kahit ano dito. Ito nga, napaltan ko na ng soil. Ayaw pa rin gumanda. So, ang bagal pa rin niya ng growth niya. So, itatry ko nga sa kanilang MSG at baka yun na ang solution sa kanila. So, hindi ko muna sila gagamitan, guys, ng ibang klaseng fertilizer ng kahit ano. MSG lang ang itatry ko sa kanila para makita ko talaga kung effective ang MSG. So, yan, malamok na. So, itatry ko talaga kung effective ang MSG. So, tara, guys, umpisan ko na kasi gumagabi na. So, yan, guys, didiligan ko na nga sila at baka sakaling MSG ang solution sa kanila. So, sana lang mapaganda kayo nitong MSG. Ayan. Kasi talagang favorite ko tong plants na to. So, ito nga pala, it's mahilig dito sa tubig. Gusto din ito laging basa. So, yung lalabis dito, guys, kasi lalabis to, kukunti lang tong plants ko, ididilig ko dun sa iba kong halaman na medyo mabagal din ang growth. Ayan, lalo na yung aking mga caligium na hindi ko din talaga mapaganda, ididilig ko din sila doon. So, ayan. So, diligan ko na nga din to kasi tuyo-tuyo na. So, diligan ko na din tong aking dolphin. Kasi tuyo-tuyo na sila. Ito mga dolphin ko. At saka itong pickles. So, itong mga pickles, dolphin. At saka itong medyo, ano ko, na ice plant. Hybrid na ice plant. Diligan ko na din. So, yun, guys. So, didiligan ko din ang aking mga caligium. Tara sa caligium ko, guys. Ay, eto pa pala, guys. Yung hindi ko mapaganda, yung variety noon. Hindi ko din siya mapaganda. Kung makikita nyo, medyo pangit din yung leaves niya. Ayan. So, diligan ko din siya ng MSG. Para matry ko kung gaganda siya. So, yun, guys. Tapos punta tayo dun sa aking caligium. So kung makikita nyo nga, guys, medyo may kalungkutan din ang aking mga caligium. Ayan. So didiligan ko din sila. Ito ang pandak, ayaw niyang lumaki. So try ko din siyang diligan ng MSG. Tsaka ito, nahihirapan ako sa kanilang pagandahin. Hindi ko alam kung bakit. So medyo basa pa ang soil nila. Kaya konti lang ang ilalagay ko muna. Baka naman mag-rot sila. Ito nga nawala na eh. Oh. Bulb na lang yung natira. So, ayan, kung makikita nyo, guys, ang papangit nila, ang lulungkot nila.
Ayan, try natin ang MSG, baka sakaling gumanda sila sa MSG. Ayan, gumanda kayo. Tsaka itong aking Monstera. Try natin kung bibilis ang pag-growth. Kasi yung nandun sa ano ko, mabilis ang pag-growth eh. Tatry ko na din siya dito sa aking Pothos, Giant Pothos. Medyo nababagalan din ako sa paglaki niya. Ayan, tatry ko na din siya. At saka dito sa aking pislili guys, oh, kita nyo ba, medyo malungkot na yung pislili ko. I-try ko din tong MSG na to. Kung gaganda sila. So yeah, medyo naninilaw to. Ayan, try ko sa kanila kung gaganda sila. So, sana gumanda sila dito. Tong arrowroot ko, tryan ko na din kaya ang arrowroot ko. Tapos yung mga gimyo ko na medyo malungkot, tsaka tinamaan na naman ng Raspungus. So, survivor na to ng Raspungus, pero tinamaan na naman siya. So, try ko din siya ng MSG. Ayan, medyo nadiligan ko yung ibabaw niya, hipan ko na lang. Madali naman siya matuyo pala guys. So ayan, try ko lang siya ng MSG kung gaganda pa sila kasi naghihingalo na sila. At saka itong mga opuntia ko, oh, kita nyo ba guys, yung opuntia ko, ito katatanggal ko lang ng scales. So ito, parang gusto ko na siyang i-regrap kasi ang pangit na ng pinaka-opuntia niya. Yung pinagkakapitan ni Opuntia Santa Rita, ang pangit na. So try ko nga ang MSG sa kanila. Tsaka ito. Ayan, tinry ko na tuloy sa mga cactus ko. So, ayan guys. Diyan muna kasi punta tayo sa dragon fruit ko kasi gusto ko siyang itry sa dragon fruit ko. So guys, ito yung isang dragon fruit ko, isang pose ng dragon fruit ko na gusto kong tryan ng MSG kasi ang bagal talaga niyan lumaki guys. Tapos napaka prone niya sa disease, kagaya nito, nagrat na naman siya. Oh. Sobrang prone niya sa disease, tapos ang unti pa ng stem niya compare dun sa iba. So kung makikita nyo, unti pa ng branches niya compare dun sa iba kong puno na anlalago. Oh. Kung makikita nyo guys. So itatry ko sa kanya ang MSG. Baka sakaling ito ng solusyon. Ito nga ang tagal na nitong stem na to eh. Oh, nagkanliliit na kararat. Kapuputol ko. Pero meron na siyang bagong suloy. So tingnan ko kung mabilis yung pag-grow niya. At saka to kung gaganda ang mga branches na to. So itatry ko sa kanila ang MSG. Itong isang posting ito lang ang gagamitan ko nito. Ng MSG. Kung makikita nyo guys, yung tubig o tumatalbog pag may MSG o. Pansin nyo ba guys, o yung tubig, tumatalbog siya. So yun guys, bali dalawang ganito, picture ng ganito ang idinilig ko dito na may MSG. Ayan. So kita nyo ba guys, ang tubig o tumatalbog siya. May MSG kasi to, ayan. Ulit-ulit. Ulit-ulit na naman ako. So ayan, dalawa lang ganito idinilig ko dyan guys. So yung natira, didilig ko pa sa iba. So sana gumanda kasi tinan nyo kung makikita nyo guys, may tad-tad na siya ng sugat, ng peklat. Katatanggal ko ng Raspungus pero kung mapapansin nyo may Raspungus na naman siya guys. Tutungkabing ko na naman siya at saka ito tutungkabing ko din para lang masave siya. So yung makikita nyo may mga Raspungus nga siya. Pabalik-balik lang ang sakit niya. So baka sakaling mapatibay siya at mapaganda ng MSG. So yun nga guys, ang tinry kong diligan at pagandahin kung gaganda sila dito sa pagtitilig ko ng gamit ng MSG o Ajinomoto. So bibigyan ko nga kayo ng update after a month kasi twice ko siyang gagamitin bago kayo bigyan ng update kung ano nangyari na dun sa mga plants na pinapaganda ko using MSG. So sa nagustuhan ng video ko, please hit the like button at sa bago dito sa channel ko, please subscribe to my channel at pahit na din po na yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong palabas. Comment down below kung may comment kayo as suggestion at sasagutin ko po kayo. So yun guys, so magdidilig lang ako sa mga iba ko pang halaman kasi marami pa ako natira dito na minix ko ng MSG kaya didiligan ko pa yung iba kong plants na medyo alam kong pangit na hindi ko mapaganda. Ayan. So yun lang guys, paalam hanggang sa muli!